natin pumipan, alamin natin ang mensahe ng Panginoon. Pagbubin natin ang galing sa ating mga puso. Hallelujah! Ipuhin natin ang puso ng Panginoon. Praise God! Makipagmukha sa aklat ng Epeso, Ephesians chapter 1 verse 18 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ephesians 1:18 and hanggang verse 21. Nakita naman ninyo Ephesians 1:18 hanggang 21 or Epeso 1:18 hanggang 21. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkatawag. Pakisabi pag-asa. Kung ano ang mga kayamanan ng kalawalatian. Pakisabi kayamanan. Pamanas. Ng kanyang pamanas sa mga banal. Pakisabi pamana. At kung ano ang dakilang kalakhan. Pakisabi dakilang kalakhan. Ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsasampalataya ay sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas na kanyang ginawa kay Kristo na ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap hindi lamang sa dugatan ito kung hindi naman sa darating. Glory to God at ang Panginoon ang mapapurihan habang pinapagpala ang kanyang pinapagpala niya ang kanyang salita. Marami pong tao o maraming Kristiyano ay hindi alam, pakisabi hindi alam yung kayang gawin ng ating Panginoon. So kailangan maintindihan, maunawaan natin ang mga bagay na ito. Nung nakaraan ay sabi ko kay Nanay Cora, kay Pastora Cora, Pamriga. Sabi ko, ako naman yung dadalaw ng Dupax. May tao pa ho ba rito? May tao pa rin ng ating kapatid sa Sister Merlin eh. Doon sa South Cotabato, meron din namang gawain ganito. Amen. Kaya lang doon ay hindi niya nadadama yung kagaya ng malakas sa kapangyarihan ng Diyos at dumadaloy dito. Amen! Hindi ko naman nararamdaman, hindi ko naman nakikita sa inyo eh. Ang sabi ko po'y amin! Amen! Praise God. At ang sabi niya eh, doon meron siyang UTI. No? Kasabay pa nito, daman niya roon ang kalungkutan. Amen! Pero pagdating niya po rito sa Manila, particularly sa Kingdom of Jesus Fellowship, naramdaman niya po ang malakas na kapangyarihan ng Diyos dito sa ating iglesia. Hallelujah! At hindi lamang po yun, mga minamahal, tinanggal po yung kanyang kalungkutan. Amen? At tinanggal po yung kanyang UTI. Palakpakan natin ang Panginoon sa ito. At kasabay naman ng ating kapatid si Sister Hermie, sabi niya, nasa gasaan yung kanyang paa. Puro talaga yung mga buto. At hindi niya iniisip na o inaasahan o nandoon ang agam-agam sa kanyang puso na baka isang araw hindi na siya makalakad pa. Nung dinalaw ko po siya nung mga unang nung nasagasaan yung kanyang paa, hindi man niya sa akin sabihin yung hapti na kanyang nararamdaman, dama ko po. Amen po ba? Sapagat siya po ay nandun lamang sa kanyang hikaan. Pero purihin ang pangalan ng ating Panginoong Masubuha. Isang araw, nagulat na lamang ako, nandito na siya, lumalakad na siya. Amen! Praise God! Hallelujah! Inanin mo na mga palakpak ninyo! Bago sinasabi
Intl. Sigur na yan? Sigur na yan? Naisiyan talakaran natin sa Lord. At maraming mga dakilang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating iglesia. Noong nakaraan ay nag-text yung ating mami doon sa simbahan, right by Isina. Ang text niya, isama naman po ninyo sa prayer kasi sa kasagsagan ng bagyo, yung kalabaw namin ay nawala. Dahil sa kidlat at dahil sa bagyo, sa kulog, siguro nataranda yung kalabaw, nakalagong tali at nawala yung kalabaw. Tao pa huwa rito. At nag-pray po kami, mga minamahal, sabi niya, 80,000 po yun. At pagkatapos po namin mag-pray, nakita na po yung kalabaw. Amen! At marami po mo tayong mga patutok. No? Patutuo ng bagong buhay, patutuo ng kagalingan, patutuo ng himala, patutuo ng mga answered prayer. Amen po ba? Bakit po? Ito ang dapat maintindihan ng maraming tao ng mga Kristiyanong hindi alam ito. Merong may malak, merong kapangyarihan malakas na gumagalaw. May kapangyarihan ng Diyos na malakas na gumagalaw. Sabi nga ng ating kapatid, sabi niya, sumula po ako ng dumalo. Sumula nang dumala ako sa ating iglesia, sa Kingdom of Jesus Fellowship. Talagang damandam ako kapangyarihan ng Diyos sa bawat pangaaral. Lalo na po kapag kayo ay nagtuturo, talagang matak talaga yung luha sa aking mga mata. Ano pong ibig sabihin nun? Mga minamahal natin maintindihan, meron po kapangyarihan ng Diyos na malakas na gumagalaw. Amen? Talakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Ano ang mensahe ng Diyos sa araw na ito? May malakas o dakilang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa ating mga buhay. There is a great power of God that is working in us. Pakisabi natin, mayroong malakas at dakilang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. There is a great power of God that is working in us. So hindi ito alam ng marami. Ang akala ng marami ang paglilitas ng kaluluwa, pagalingan yan. Hindi po. Ang akala ng marami ang pag-awit, pagtugtog ay pagalingan yan. Malaking bagay din po iyon. Amin po ba? Ang mga pangangaral ay pagalingan po yan. Malaking bagay din po ang lahat ng mga iyon. Sa buhay na ito, yung ikaw ay magaling, napakalaking bagay noon. Amen! Pero pag wala kang pangyarihan ng Diyos, baliwala po ang lahat ng galing. Dapat natin maintindihan, maunawaan nyo. Kaya po mga minamahal, na dapat maintindihan, maunawaan ng lahat ng tao ang mga bagay na ito, pati ng mga Kristiyano ang mga bagay na ito. Kaya maraming tao, maraming Kristiyano, pag nakakaramdam ng sakit, problema, pagsubok, laban ng buhay, nangangawala, nagpapahinga. Ang hindi nila alam, ang lahat ng iyan ay kayang talunin ng Panginoon! Na hindi mo ka, hindi ka dapat na mahila, amen! At dapat sa satanas ang namamahila! Thessalonians chapter 2, verse 1. Unang Thessalonica, verse 1, ang sabing gano'n, Apostol Pablo, nang dumating ako sa inyo, nang dumating kami sa inyo, may resulta ang aming ministeryo. Amen! Bakit may resulta? Dahil dala niya kapangyarihan ng Panginoon! At anong sabi niya sa aklat ng Korinto, hindi sa amagitan ng magaling na pananalita, kundi sa amagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa malakas na gumagalang. Yan po yun. At sinasabi ko nga po sa inyo, ulitin ko po uli yung prophecy. Yamang tinanggal na po ng Diyos yung ipa sa bigas para po makain ng maayos ang bigas na ibig sabihin matapos ang shaking, matapos ang purifying po sa Kingdom of Jesus Fellowship, pinrapisay ko sa inyo, amin po ba? Na ang bawat gawain ngayon ng Kingdom of Jesus Fellowship, lalo na yung mga special occasion na minsan na lang ginagawa, outdoor fellowship, camp, family day, anniversary, mga minsanan lang. Amen po ba? Mas malakas mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? May tao ba ho ba rin? Kaya sa bawat lugar na kung saan merong gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship, maging bahagi ka! Makisabi, maging bahagi! Be a part! Ano po? Alam niyo ho ba kung bakit malakas ang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw?
Kasi malakas din ang kapangyarihan ng Diablo na nangliring lang. Amen! At maraming tao ang naliling lang. Amen! At maraming Kristiyano ang naliling lang. Amen! Ito ba ang tingin sa magandang lalaki sa harapan? Kaya makikita mo, naglilingkod ngayon, nakatabi na. Dumadalo ngayon, nakatabi na. Maawit mo ang tugtog sa masayo sa Panginoon, nakatabi na. Matapos mag-testify, nakatabi na. Amen! Bakit? Kasi malakas na nagumagalaw ang kapangyarihan ng Diablo. At kinakailangan mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Para talunin ang gawa ng Diablo. At anong sabi ganoon ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 2, verse 2? Sa kabila ng matinding oposisyon, nagtagumpay kami. Amen! Sino dito ang nakakaranas ng maraming oposisyon? Maraming problema, maraming pagsubok, maraming laban ng buhay. Kadala ko sa youth camp, aawatin ni mami, aawatin ni daddy. Nagpapaawat naman. May tao pa ho ba rito? Amin mo ba? Ay, may kasi may ganito, kasi may ganyan eh. Kasi may ganito, may ganyan eh. Nakikita yung obstacle. Amen. Nakikita yung hindrance, nakikita yung barrier. May tao pa ho ba rito? Nakikita yung mga pader. Tingin po sa magandang lalaki sa harapan. Huwag mong tingnan yung pader na nasa harapan mo. Tingnan mo yung Diyos na kaya upasakin yung pader. Kaya hindi tayo tinuruan ng Panginoon na manahimik sa mga problema at pagsumok laban ng buhay. Tumabi at hindi na dumalat, hindi na maglingkod at manahimik na. Huwag na mag-text, huwag na tumawag, huwag na tumanggap ng text, huwag na tumanggap ng tawag, at makundi na, at magmukmuk na lang. Na tao pa ho ba rito? Hindi tayo tinawag ng Diyos sa ganyang talagayan. Ang sabi ko, hindi tayo tinawag ng Diyos sa kanyang talagayan. Amin po ba? Kaya dapat nating maintindihan Ephesians 1:18. Simula diyan sa 18 na yan, no? Nasahin natin muli, ano po? Ang sabi rito sa verse 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Kasi marami kasi hindi pa kasi naliliwanagan eh. Ang akala kasi nila ang magpapaligaya sa kanila, babae, lalaki, kabaklang or katombuyan. Akala nila yun ang magpapaligaya sa kanila. Akala nila ang magpapaligaya sa kanila, sigarilyo, shabu, drugs, marijuana, alak. Kaya kita mo doon sa MOA, ilan ang namatay? 5. Sa kanilang pagsasaya. Sabagat ang maraming tao, ang inaakala nila ang magpapasaya, magpapaligaya sa kanila, si babae, si lalaki, si kabaklaan, si katombuyan, si alak, sa sigarilyo, sa sabu, sa drug, sa marijuana. Maraming tao hindi pa naliliwanagan. Pakisabi, hindi pa naliliwanagan. Kaya kinakailangan silang maliwanagan. Ang sabi ng 2 Corinto 4:4, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Sino yan? Si Satan, ano? Sa Tagalog? Satanas, ano ang kanyang nickname? Sataning! Satanas, sataning yun! Oh. Maraming tao binulad, mataning! Kaya sila'y bagsak ang kanilang mga buhay, bagsak sa mga problema, mga pagsumok laban ng buhay. Bagsak sila sa alak, sigarilyo, drugs at marijuana. Linggo-linggo, imbis na sumasamba, nagiinuman. Imbis na linggo-linggo sumasamba, nagpa-party. Kung ano ang mga pinagagawa. Sabagat hindi pa sila naliliwanagan. At naaawa tayo sa kanila. Amen! Sino ang magpapaliwanag sa kanila? Tayo, John 8:12. We are the light of the world. Mateo 5:14-16. We are the light of the world. Ikaw yung ilaw. Ang Diyos ang ilaw. Amin po ba? Since lang Diyos ay nasa atin, ikaw ay ilaw. Dalhin mo yung ilaw sa mga classmate mo. Dalhin mo yung ilaw sa mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo.
Dalhin mo yung ilaw sa mga kabarkada mo. Na inaakala nila ang magpapasaya ka sa kanila, hindi ba doon sa mamuwa ilan ang namatay, di ba? Hindi sila sumaya. Namatay sila. Ang magpapasaya sa kanila daw, si Garilio. Anong nangyari? Sunog baga? Ang magpapasaya rin sa kanila, anak, hangover, butas bulsa. Ang magpapasaya rin sa kanila, yung makanilang mga pamamasyal, stroll dito, stroll doon, pudpud sapatos, pudpud sinelas, superficial or I mean artificial joy and happiness. Amen? But true joy comes from God. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon ko sa buhay. Iba yung nararamdaman mo pag dumadalo ka sa totoong gawain ng Panginoon eh. Iba yung nararamdaman mo pag nagpapatotoo ka. Iba yung nararamdaman mo pag umaabig ka, tumutugtog ka sa Panginoon. Iba yung nararamdaman mo pag nangangaral ka. Iba yung nararamdaman mo pag humahayo ka. Amen mo ba? Nandiyan ang true joy ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Kaya mga minamahal, dapat maunawaan natin, no, na merong banal na Espiritu, the third person of the living God, na titira sa atin, and we will become the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16. Magiging templo tayo ng banal na Espiritu. Titira sa atin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Si Jesus ay pinatay. Pero after 3 days na buhay, amin po ba? At sino ang bumuhay sa kanya? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang bumuhay sa kanya. Pakisabi ang Holy Spirit. Yan. Ang bumuhay kay Jesus, wala mo sa mga patay. Madali bang bumuhay ng patay? Hindi. Pero kaya ng Diyos. Amen. Kaya ng Diyos. Kaya anong sabi sa aklat ng Ephesians 3:20? Merong malakas na kapangyarihan ng Diyos na gumagalang sa ating buhay. Alam po ninyo, isang pastor ang pumunta sa bahay. Malungkot, may problema. Nilapit niya yung problema niya sa akin. Tinulungan natin, pinag-pray natin. Pagkatapos gumiti na. Sabi niya, Pastor, pag may problema uli ako, babalik ako. At ang sabi ko sa kanya, wag naman. Na may problema ka lang darating. Sana naman kahit na wala kang problema, dumating ka. Amin po ba? Itakaw pa mo ba rito? Pag may problema, takbo ako sa kanya. Pero pag wala nang problema, ewan ko kung saan na tumatakbo, kung kanino na tumatakbo. Hindi ko maintindihan. Pero okay na. Ganyan lang talaga ang buhay. Amin po ba? Dahil lang ang nagiging problem, yung buhay nila up and down. Parang elevator, mapataas akyat panahon. Hindi nagtutuloy-tuloy. Amin po ba? Napunta na sa Kingdom of Jesus na Yusuf. Mayroon nilitaw ng mga peking pastor at mga pastor, pastora, ng mga mukhang pera at mukhang posisyon. Tapos yung iba naman nagpapadaya. May tayo pa ho ba rito? Eh wala namang mga anointing yun eh. Meron lang yun, anointing. E tao pa ho ba rito? Yung iba din naman na lumulog sa Kingdom of Jesus na Yusuf. Naranasan na ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan sa ang malakas na kapangyarihan ng Panginoon. Ay napapabalik pa roon sa may mga gawain, may anointing. May tao pa ho ba rito? Pero ang lubig nito ah, wala bang hindi malamig na, nasakit na lang unang po niyan. May tao pa ho ba rito? So mga minamahal, dapat nating maintindihan na ang Holy Spirit ay nakatira sa atin. At gumagawa kasama natin. Amen? Kumikilos kasama natin. Gawa uno walo. Kapag dumating sa inyong banal na Espiritu, ay bibigyan kayo ng kapangyarihan. When the Holy Ghost come upon you, you will receive power. Pakisabi power. Huwag sa tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, darating sa iyo, power. Makakalaya ka sa kabaklaan, katumbuyan sa mga bisyo mo, makakalaya ka.
Kaya ito ang hindi naiintindihan ng marami. Mga service na walang power. Mga service na walang anointing. Ano ba pagdadala ka sa mga service na walang power? Lugmok ang buhay mo. Paglabas mo, narinok ang lugmok. Nasayang pa oras mo. Nasayang pa yung mga ikapumot handog. Amen? Pero pagdadala ka sa iglesia, may power. Lugmok ang buhay mo, pero paglabas mo, ang saya-saya mo na. Amen? Ano ang sabi ng ating kapatid na kadalong sa youth camp na punong-puno ng kapangyarihan? Hanggang ngayon, hindi siya makaget over. Talagang hindi ka na makakaget over talaga. Dahil ang kaligayahan ang binibigay ng Diyos ay hindi lamang sa youth camp. Tuloy-tuloy yan! Kapag naranasan mo yan, tuloy-tuloy na yan. Amin po ba? Nakasabi, tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Kaya anong sabi sa 2 Timothy 1:7, ang ibinigay sa inyo, hindi espiritu ng pagiging mahihay, hindi espiritu ng pagiging matatakutin. Kundi ang ibinigay sa inyo, espiritu ng kaayusan ng pag-iisip, pag-iibig, at katapangan. Amen or power? Amen. Power. Pakisabi, power! Power! Tas natin, power! Kayaan mo tumas yung katabi mo. Kayaan mo. Malaman na may power ka. E tao ba mo ba rito? Kung tawagin nga nila yung power na yan, putok. Pumuputok. So dapat tayo ay pumuputok. Amen! Pagtahimik ka, wala kang putok. Pero pag may putok ka, kahit di ka na masalita, amoy nila yan. Ganyan ka rin! Pag ikaw ay pumuputok sa Holy Spirit, kahit hindi ka magsalita, dama nila ang anointing mo, ang power mo sa buhay mo! Alam nila, may power ka, may putok ka. Amen po ba? Di ba lumapit ka sa may power? Sa meron may putok? May putok ka. O di ba? Hindi na kasalita yan. Subukan mo rin na lumapit ka sa may spiritual putok, spiritual power. Wow! Lakas ng anointing. Kaya dapat, pag umaawit tayo, tumutugtog tayo, sumasayang tayo, hindi tayo nahihiya. Sumigaw tayo ng hallelujah! Ituto mo! Praise the Lord! Glory to God! Ipalakpak mo! Ituto mo! Amen mo ba? God hath not given us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Alam ninyo, hindi nakukuha sa galing lamang yan. Maganda ang galing. Magaling umawit, magaling tumugtog, magaling sumayaw, magaling. But without the power of God, this galing is vanity, is useless. Isaiah 10:27. Isaiah 6:27. Ano mang nilagay ng Diablo sa atin, ang lahat ng iyan ay tatagalin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anointing. Bakit sabi anointing? Power. Sa ibang translation, unction. UNCTION. Basta. UNCTION. Unction. Power. Amen! Hallelujah! It is the anointing that breaks the yoke of the enemy. Except the good singing, the good dancing, the good playing of instruments and the tambourines. Except the good preaching. But it's the anointing that breaks the yoke of the enemy. Pakisabi, anointing. Power. May tao pa ho ba? Buksan po natin sa Isaiah 40. Tingnan po natin yung Isaiah 40. 25-26.
Isaiah 40. Nakita na ho ba ninyo? Kanino nga ninyo itutulad ako? Sabi ng Diyos. Kanino ninyo ako itutulad? Yun ang sabi ng Diyos. Upang makaparos ako niya, sabi ng banal. Nagtatanong ang Diyos, kanino nyo ba ako pwedeng itulad? Kanino nyo ba ako pwedeng iparos? Sa tingin ninyo, or itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas, at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito na tinutuon sa kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan sa pamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Pakisabi, kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Tumingin daw tayo sa taas. Makikita natin yung mga moon, sun during daytime. Sun during daytime. Ating makikita yung sun and stars during nighttime. Ang tingin ng Panginoon, sino bang lumikha niyan? Amen. Sino bang lumikha niyan? At yan ay nilikha ng Diyos sa amagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Pakisabi, dakilang kapangyarihan. Malakas na kapangyarihan. So dapat maintindihan nating lahat that there is power working in us. Isang pastora, ngayon nasa Isabela na, ginagamit na ni Lord mightily effectively. Pero hindi pa rin ganap yung magkakagamit sa kanilang Panginoon. Kulang pa rin yun. Magamat kung kukumpara noong nakaraan, mas okay siya ngayon. May tao pa ho ba rito. Yung pastora ito, sinugod yung mga lugar ng mga mangkukulang. Sa pagsugod niya sa lugar ng mga mangkukulang, pumula yung mga mata. Pastora po yun. Nag-iba na yung galawang kilos. Inilapit sa head pastor. At ang sabi ng head pastor, dalhin mo sa psychiatrist. Kumontak sa akin yung tatay, yung asawa, ay ng pastora. Kumontak sa akin yung anak ng pastora. At ang sabi ko, huwag mo dalhin sa psychiatrist. Dalhin mo sa akin. At dumating yung pastora, namumula yung mga mata, hindi mo makausap ng matinong. At nasa table na ganyan, and listen very carefully, hindi pa ho natin pinapag-pray, hindi pa ho pinapatungan ng kamay. Sapat lang siya'y umupo lang sa harap natin, kinamaan ng anointing na deliver ang pastora. And this is the principle. Nasa Isabela ngayon. Ang sabi ng head pastor niya, dalhin sa psychiatrist. Bakit? Kasi yung head pastor niya, hindi alam yung Ephesians 1:19. Maraming nag-aaral ng Bible school, maraming graduate ng Bible school, hindi alam niya ang Ephesians 1:19 na yan. Ako mismo ay nag-aaral ng Bible school, Bachelor of Theology. Pero tinawag ko itong Bachelor of Theology. Bakit? Natutuyo ka na, nalulugi ka pa. Totoo, tumatalino ka. Gumagaling ka, tumutunong ka. Pero yung kapangyarihan ng Diyos, hindi mo madama. Regarding sa mga teaching, regarding sa mga administration, have knowledge. Okay ang Bible school. Pero sa power, kulang. Mapaalag tayo sa Kingdom of Jesus Christ. Sapagat tinuturuan tayo hindi lamang ng karunungan. Tinuturuan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? At tao pa ho ba rito? Alakpakan natin ang Diyos. Hindi nyo ba nakikita yung mga kasama natin sa Kingdom of Jesus Christ? Yung iba ay hindi naman matataas ang pinag-aaral, hindi naman matagbagagaling, hindi naman matataas ang mga tinapos. Pero pag nangaral, nagturo sila, tusok sa puso. Amen? E tapahubar sa tusok, para sa akin tusok. Tara talaga. Pag-uwi ng bahay, hindi nakakalimutan. Ng mga dumalo, yung mga naramdaman naranasan nila. Kaya Kingdom of Jesus Fellowship, kung nakakaranos tayo ng matinding pagsubong laban ng buhay, atake ng kaaway, ganyan talaga ang mga namumunga, binabato. Amen? Matagumpay yung ating youth camp.
maging doon sa Gumba, na-bless yung mga taga, yung mga umaten sa youth camp. Growing yung mga attendee natin. Ang daming signs, wonders, and miracles. Amen! Pinadala uli ng Diablo yung mga alipores niya, yung mga peking pastor at pastora na laging buntis at matandang hindi magkaanak. Tumandaan at lahat hindi pa nagkaanak. E tao pa ho ba rito? Hindi naman sa lahat, hindi naman ko sinasabing mga hindi nagkakaanak ay hindi naman lahat ay wala sa kalooban ng Panginoon, may tao pa ho ba rito? Pero meron talagang wala sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi ko naman sinasabing lahat ng mga lalaking buntis eh wala sa kalooban ng Panginoon, hindi malalaki ako dyan. Pero meron talagang mga wala sa kalooban ng Diyos, malaki ako dyan. Amen? May tao pa ho ba rito? Listen very carefully. Ang totoong gawain ng Diyos, pinapadala ng mga atake ng kadiliman. Amen. Ang mga totoong lingkod ng Diyos, pinapadala ng atake ng kadiliman. Amen. Para guluhin, sirain ang gawain ng Panginoon, i-divide ang gawain ng Diyos, patahimikin ang gawain ng Panginoon. Para tayo ay huwag nang dumalo, huwag nang makahayo, huwag nang makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Huwag nang makapaggalong. Huwag nang tanggapin yung mga text. Huwag na rin mag-text. Huwag nang makipag-usap kung dinahin na yung sarili. May tayo pa huwag dito. Pero hindi po ganun, mga minamahal. Ang mga totoong mga Kristiyano, lalo ng mga apostolic people, mga tagakaharian ni Kristo Jesus, mientras sa susugatan, lalong tumatapang. Amen! Sabi nga na isang kapatid, bago lang ito sa Kingdom Jesus Fellowship, ha? Sabi niya, nanggugulo na naman itong mga peking pastor at pastora na ito. At mga eliporsa, binugulo na naman tayo. Aktibo yung mga kabataan, nagpapatotoo, growing tayo, ang daming signs, wonders, and miracles. Lumalaki tayo, ito na naman yung mga peke, may tao pa ho ba rito? Ito ang text niya sa akin, makinig kayo. Nagtanong po ako sa Panginoon, ito po ang sagot sa akin ng Diyos. Sabi niya, tinormal niya sa akin, dinala siya ng Diyos sa Daniel 2:44. At ang sabi ng Panginoon, lahat ng lumalaban sa Kingdom of Jesus Fellowship ay ibabagsak ng Panginoon at hindi na makakatayo pa! Na lang hinakalaban na ng isang kaharian, hindi! Kaya pag umaadan ka rito, sa next Sunday wala ka na, nalilig ka! Pag umawit ka, tumugtog ka, sumayaw ka! Nagpatutuo ka at nawala ka, nalilig ka! Amen! At lang pa yan, ikaw naman. Itawa pa ho ba rito? Hayaan mo yanigin ka nila. Pero dapat makita nila, nakatayo ka at hindi ka nabubuwan. Ikaw ang kariyang hindi nayayanig. Amen! 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 You are a kingdom that cannot be. 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 Shaken! Kitaro pa ho ba rito? Amen! Eh, yung mga nagpatotoo, next Sunday na wala na. Umawit, tumugtog, sumayaw, next Sunday wala na. Dumalo, nagbigay, next Sunday wala na. Tumayo, umamit, next Sunday, wala na. Hindi ganoon, mga kapatid. Para maunawaan natin, there is a great power that is working in us. Merong malakas na kapangyarihan ang Diyos na gumagalaw sa ating mga buhay. Andito na kasi yung outline ko, nandito pa yung Bible ko eh. English Tagalog na ito, ang galing, i-download mo na lang. Amin po ba? So dapat natin
kaunawaan, hindi tayo naging isa. May kasama tayo. May nakatira sa atin. Amen! Sa mga problema at pagsubok laban ng buhay na ating dinadaanan, may kasama tayo. Ang sabi ko, 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 may kasama ka. Hindi ka babagsak sa subject mo. Sa pag-aaral mo, hindi ka babagsak. Makakabayad din ang tuition fee. Gagraduate ka dahil may kasama ka. Lalo na kung mag-evangelize ka. At gagawin mo kaharian ni Jesus ang eskwelahan ninyo. Amen! Ano ang problema pag sumong laban ng buhay? Darating! Pero tandaan mo, may kasama ka! Sabihin mo sa katabi mo, may kasama ako. I am in relationship! I am not single! I am not divorced! I am not complicated. I am in relationship with the Holy Spirit. Amen. Amen. I am in relationship with the Holy Spirit. Kaya yung mga FB profile ninyo, palitan ninyo, in relationship. In a very sweet relationship. In a very intimate relationship. Immovable relationship with Jesus. Pag sinabi ng boss mo magkakatin ngayon, sabi mo sa boss mo, boss, dapat kaya sumasama ka pa sa akin. Amen! 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 So, dapat nating maintindihan, merong Diyos o dakila kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Colossians 1:29, Ephesians 6:20, isa na lang, Colossians 1:29, Ephesians 6:20. We are not working alone. Hindi tayo naging isa. Amen. And dahil hindi tayo nag-iisa at may kasama tayo, we will never be defeated. Hindi tayo matatalo. Hindi tayo matatalo. Sabi ng tuming pastor at pastora na iyon, kinakalat hanggang ngayon, hindi naman tumitigil eh, peke ka eh. Kinakalat hanggang ngayon, grabe ang lungkot ng Diyos. Sobrang pagbabala, pati yung mga anak niya. Nagnakaw yan! Kung sino nagsasabi ako nagnakaw, sino yun? Amen? Binabalik na lang. Amen! Ito na po, homo rito! Pag hindi ka binapagpala ng Diyos, hindi ka Kristiyano! Ito na po, homo rito! Wala sa mga sagot. Pag hindi ka pinapagpala ng Diyos, hindi ka Kristiyano. Dahil ang mga tunay na Kristiyano ng Diyos, bumubuhos ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala. Amen! Lalo na sa mga tapat na nagbibigay ng tithes, offerings, first fruits, amen! Pledges, amen! Minsan ang tanong nila, ang dami namang nakasulat dito, eh lahat naman yan ginagastosan eh. Kulang pa nga yan eh. Ito ang pahubar dito. Trasan evangelism, nag-evangelize ba tayo? Nag-evangelize ba tayo? Sino ang mga nag-evangelize? Taas ang kamay! Sino yung mga nag-evangelize? Taas ang kamay! Itaas mo para malaman, para maano yung power. Oo. Namamasahe ba kayo? Opo! May dala ba kayong trucks? Opo! Libre ba yan? Hindi! Libre ba yung mga gasolina dyan? Libre ba yung aeroplano? Hindi! Nagmi-mission ba tayo? Oo! May radyo ba tayo? Oo! May TV ba tayo? Oo! Kumakalat pa yung mga DVD natin? Oo! May mga anniversaries ba tayo? Meron!
Lahat na nakasulat dyan, meron yan. Meron ba tayo binabayaran kada gawain? Kada Sunday, monthly, meron bang tubig, ilaw, telepono, cellphone, meron bang internet na binabayaran? Meron! Ngayon, napakaganda ng naka-upload sa Kingdom of Jesus Fellowship International. Kapag hindi mo nilalike ang Kingdom of Jesus Fellowship International, sa demonyo ka! Amen! Amen! Doon ka sa kaharian ni Satanas! Pero pag nasa kaharian ka ni Cristo Jesus, ilalike mo ang Kingdom of Jesus Fellowship International! Amen! At isi-share mo pa! Amen! Amen! Dahil ang mga nakapos sa Kingdom of Jesus Fellowship International, hindi yung pagka-macho ko. Hindi yung height ko na 5'8". Hindi rin yung mga pelikula ko nung nakaraan nung ako'y artista pa. Ang nakapos sa Kingdom of Jesus Fellowship International ay mga gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship. Mga patutuo, mga mensahe, mga magagandang turo, tahanan, at pag hindi mo nilalik yan, sinabi ko na, saan ka? Amen? At dahil nilalik mo, saan ka? Saan ka? Saan ka? Sa Diyos. Mitaba ko ba ito? Ano yung nakapos sa Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook natin? Ano yung mga nakapastor? Yung mga nagdaan kong pelikula na pinamagatang buwan sa gitna ng kaliwanagan at araw sa gitna ng kadiliman. Nandun ba sa Facebook yung kagandahan ng lalaki ko at yung pagiging macho ko, yung abs ko? Hindi. Ang mga nakapos sa FB natin, ngayon maganda ang nakapos doon. Nakita na ba ninyo, napanood na ba ninyo? Ano ang pamagatang bagong nakapos ngayon sa Kingdom of Jesus Fellowship International? Sino ang nakakita na? Sino ang nakakita na? Wala pa. Ang pamagat na nakapos ngayon ay magpakalalim ka sa Diyos. Amen? Turo natin dun sa Merohas District. Napakasimpleng mensahe. Pero grabe kapangyarihan ng Panginoon. Hindi pa ako bumababa ng palpit. Grabe kapangyarihan Diyos. Lalo nang nalapitan ko sila, pinagpapatungan ko ng kamay, pinagkakakakakakakap ko. Nanginig! Sabihin mo sa katabi mo, dapat talaga tayo magpakalalim sa Diyos. Amin mo ba? Oh, nakalagay dito, sobra po ang power natin. Nakalagay dito. Amin po ba? May tao pa ba rito? Ano ang mga nakapos sa Kingdom of Jesus Fellowship International? Yung gandang lalaki ko ba? Hindi. Yung gandang lalaki, gandang babae, balibo na merong bakos? Hindi. Nandun yung mga anointed na mga pagpapahawit. Mga anointed na mga special number, mga patotoo. Nandun yung mga anointed na preaching. May tao pa ba rito? Amin mo ba? At dapat mong ilike, dapat mong i-share. At dapat mong i-announce sa buong mundo na hindi lamang dapat makinig at manood sa ating radio, television, sa ating FB, saka sa YouTube, at sa ating Twitter. Dapat maging kagilang tayo sa kaharian ni Kristo, hindi nayayani. Amen? Amen. Ay, natin ito kayo. Si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, ang nagpapaligaya sa iyo, barkada. Ang nagpapaligaya sa iyo, babae o lalaki. Ang nagpapaligaya sa iyo, alak o sigarilyo, drugs, yabu, at marihuana, o ang mga party-party. Pero panandali ang kaligayahan lang. Sunog baga, sunog katay, butas bulsa, sirang pamilya, sirang buhay, sirang isip, sirang pagkatao, kamatayan, buta ng impyerno.
Pero pag tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, titira sa iyo ang Holy Spirit. Babaguhin ka niya. At sa lahat ng problema, pagsubok, laban ang buhay, lahat ng sarap tarantahan, tutulungan ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. At kapag ikaw ay tumugon pa ng mas malalim, nagkalawag ka, payayamanin ka ng Panginoon. Naglingkod ka sa Panginoon, kasamahan ka ng kanyang malakas na kapangyarihan. Sapagat nais ng Diyos na sa ating paglilingkod na, tayo ay mamunga. Hallelujah. Ipag-pray ko daw. At hindi ko lang pinag-pray at bigay ako ng prophecy, makakalaya na ako. At nakalaya na anak. Iyan ang kailangan natin. Isang panalangin puno ng kapangyarihan na hindi lamang basta panalangin na dinidinig ng Panginoon. Yung tayo. Ang gawin ng pera sa Jesus, yung
tayo. And this is our destiny in Christ. So, oras na ito, huwag mong tinatama ng problema pag sumok lamang ang buhay. Ang tingnan mo kung paano mo gabihin yan sa mga runesos at kung paano gabihin ang Panginoon yan. Ura masyiri biyang ta. Yes, Lord. Open hands, Lord.
sa lahat ng mga nagiging tanuod, nanonood, kung kayong pinagpala sa ministeryo ng Kingdom Jesus Fellowship, sa programa nito ang sabi ng Panginoon, sa buhay ng lingkod ng Diyos, ni Carlo Diaz Carillo. At meron mong mahal, at gusto akong palitan, at gusto kaming palitan. At gusto kang inyong pagsuporta, pagtitiwala, ay maangki nila. Magkapumayan. Kung ikaw sila, at liis, malilito at maliliis kaya. At kung ano man kasi nang uli ang sinasabi, laban sa likod na Diyos, laban sa iglesia, laban sa Lord Jesus Christ, hindi mo dapat maniwalaan. Sa pledges. Yung mga asyo sa atin, bigyan niyo sila ng pag-inol. Pag-inol sila kahit magkano. Huwag niyo pautahan ng Diyos, bigyan niyo ang church. Huwag niyo payagaw, may kakulangan ng church. At hindi niyo pupunuan. Punuan niyo, ba't kaya niyo? Lahat ng tinatabuti na tago, iniipin niyo. Ibabalik ng Panginoon niya. Ang pangangailangan ng totoong likod ng Diyos para patuloy sa pagpag-ministry ay punuan mo. Huwag mo hayaang magkukulang at huwag mo hayaang merong aatake sapagat ang atake sa likod ng Diyos ay atake sa iglesia, atake sa ating lahat at atake sa Diyos. Sige po. Magalawag tayo, bigay natin ang pinakabalis natin sa Panginoon. Ayan. So give your blessing to Lord. Tapos siya, magalawag tayo, tapos kung wala pa kayong friends, para sa church rental, pastoral rental, office rental, mag-friends po ngayon, kahit magkano, 50,000, lagay mo, 50 pesos, lagay mo. Kahit mga estudyante, mag-pledge tayo. Tuloy tayo ng pananalangin, tuloy tayo ng pag-aayong ito. Mabuti rito sa Negros, lagi ako nandito yung mga outreaches natin. Ginatigalong napupuntahan at yun ang gustong-gustong tirahin ng mga peking masalat ng sorak mga sa pananalangin. At bukas, magigilid tayo ng program ito sa amin ng Panginoon. At yung mga taga-provincia ng Nueva Ecija, yung manonood ng TV, daily or 24 hours daily, at ipapag-pray natin dumami pa, higit sa lahat ng television. At yung mga nakapost sa FB, manonood rin agad natin, ilalike at i-share. Yes, Lord. Maraming salamat po sa katagumpayan ng araw ng Panginoon. Kami muli itinataas ang iyong pangalan, Panginoon. Pagpatunay nga na kami isang kaharihang hindi mayayanig, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapala. Maraming salamat sa
Salamat siya, Panginoon, at higit sa lahat. Maraming maraming salamat sa anointing na inatid mo sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming maraming salamat sa pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. At sa bawat isang nanggurito, Panginoon, na huwag mong hahayaan na umalis sila sa lugar na ito, Panginoon, na hindi mo pinupuspos, Panginoon. At maging sa aming pansamantaling paghiwa-hiwalay, Panginoon, na huwag madala nila ang kanilang napag-aralan at nalaman sa araw na ito, Panginoon. Ikaw na huwag maging kalakasan ng bawat isang nanggurito, Panginoon, at sa kanilang pansamantaling mga tirahan, Panginoon, na ikaw po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Ikaw ang maging gabay nila, Panginoon. At huwagin mo na nang magawa ng kaaway, Panginoon, sa kanilang mga buhay. So, Father, ikaw lamang ang tinataas sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang pinapangaralan, Panginoon. Sapagkat you deserve all the glory and praise, Father God. You alone deserve all the glory and praise. So, we bring back to you all the glory, all the praise, in your mighty name. Amen. So much love in the kingdom.